Naka-receive po tayo ng formal letter of demand. So, sa mga tinuturo ko po at mga tinuturuan, simple lang ho yan. Ano ang top priority mo kapag ikaw ay nag-o-audit or ino-audit? So, tayo po ay mga auditors ng mga preliminary assessment notice, formal letter of demand, notice of discrepancy. Auditor ho tayo. Lagyan nyo sa utak nyo. So, nagsubmit ho sa atin ng financial statement itong mga BIR. At ang topic ho natin is DST, deficiency. Ano yung mga idea na dapat ninyong i-employ pag kayo po ay humahawak ng kaso? At huwag po ninyong kalimutan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, pakiclick lang po ninyo ang like button. Ang purpose po niyan is para mas maraming tao ang makinabang sa ideyang ito. Pag maraming tao ang nakikinabang sa ideyang ito, ang makikinabang tayo rin sa bandang huli, kasi yung tamang tax na binabayaran natin papasok sa ating treasurer ng ating bansa at hindi papasok sa bulsa ng mga biro, mga walang yang biro. At sa mga gusto pong magkaroon ng franchise na wala hong ganong kapital, ini-invite ko kayo na i-franchise nyo ang tax specialista brand name pagdating ho sa paghawak ng mga deficiency tax assessment. At ang pag-uusapan ho natin ay DST deficiency. Ano yung mga idea na pwede ho ninyong pakinabangan pagdating ho sa documentary stamp tax? So, bibigyan ko kayo ng isang magandang sample ng DST. Nakatanggap tayo ng formal letter of demand. Ayan po yung formal letter of demand. At ang pag-uusapan ho natin ay documentary stamp tax. So, sabi dyan, may utang ka at makikita mo raw yung resulta ng investigasyon sa kanilang annex. Ito po yung annex niya. So, hahanapin ho natin yung documentary stamp tax. So, dito sa documentary stamp tax, may apat hong problema: operating lease, advances, related party, and letter of credit. Sa araw na to, ang kapag-uusapan natin ay yung operating lease. Kailangan nating malaman ano ho ang history ng operating lease. Ito po yun. Sa susunod nating video, pag-aaralan natin ito, ito, at ito. Now, sabi rito, ang yung operating lease daw ay naganap nung year under audit. E di check mo. Meron ka bang binayaran, halimbawa 2019 ito, na lease? Kahit walang lease contract, basta't nagbayad ka ng lease, mayroong DST. Yung voucher mismo, yun yung pinaka-DST evidence ng BIR. So sabi, entered 6-month lease contract, o edi may lease, hanapin nyo yung lease contract. Sa lease contract, ang makikita nyo dalawa, yung lessor at saka yung lessee. Okay. Ang unang gagawin nyo rito, puntahan nyo yung lessor. Okay, kung kayo yung lessee. At puntahan nyo naman yung lessee kung kayo yung lessor. Anong gagawin ko, sir? Ba't ko pupuntahan? I-check nyo, baka na-audit na yung lessor or na-audit na yung lessee. At nang na-audit ng BIR yung lessor o yung lessee, yung biro, issue ng deficiency assessment doon sa operating lease. At binayaran either ng lessee or lessor. Isa lang dapat ang magbabayad. Hindi pwedeng bayaran yung DST doon sa lease contract. Ang taxable kasi yung document, lease contract, ng lessor at the same time ng lessee. So, ang unang approach, kung kayo ang lessee again, punta kayo sa lessor. Pakita nyo tong assessment na to at sabihin nyo sa kanila, sir, madam, nagbinayaran nyo na ba to? Pag binayaran na, yes, humingi ka ng certified true copy nung payment. Yung BIR form at saka yung payment, proof of payment. Yun yung bibigay mo sa BIR para hindi mo na bayaran yung DST related dito sa operating lease. Ganon din naman, kung ikaw naman yung nasa kabilang party, ikaw yung lessor,
at inaudit ka ng BIR, humingi ka ng kopya kung binayaran ng lessee yung DST sa operating lease. As simple as that, wala na kayong babayaran. Pero kung hindi, pwede nyo namang bayaran. Kung kayo yung may assessment na ganito, bayaran ninyo. Eh, totoong subject yan sa DST. Ang kagandahan nito, mga ka-taxpayer kong mahal, yung ibabayad ninyo. Kasi apat ang kompo. Tingnan natin kung apat yung component. Ilang component itong sinisingil sa inyo? Narito yan. Okay, ang sinisingil sa inyo, dalawang components. Una, yung basic tax, kung mapapansin nyo, ayan, tsaka yung interest. Ngayon ho, yung basic tax na babayad nyo sa DST, kahit ngayon nyo lang babayaran yan, at tsaka yung interest, deductible expense ho yan. Kung ngayon nyo babayaran, 2022, pwede nyo i-claim. So, meron pa hong konting benefits sa inyo. O kung 35 or 30% ang income tax, o meron kayong parang creditable tax na 30 to 35%. Ganun lang ho kasimple yan. Okay? Wala ho tayong magagawa. Ang operating lease ay subject sa DST. Hanapan nyo lang ng solusyon. Bayaran ninyo immediately. BIR form 0605. Lagay ninyong purpose, operating lease per FLD ba yan? PAN ba yan? Or NOD? Then, bigyan nyo ng kopya ang BIR official. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Huwag kalimutang mag-franchise. Huwag kalimutang mag-click. Be with you for life. See you in my next video.